Welcome sa mga kagans sa my channel. It's me again, Ms. Batinas TV. And kung bago ka lang po dito sa aking channel, huwag po kalimutan mag-subscribe at i-click po ang notification bell para po updated ka sa mga susunod kong video. And for today's video nga po mga labs is all about Google AdSense pin verification. Yes, paano nga ba na-verified yung Google AdSense account ko nang hindi dumating yung aking Google AdSense pin? Yes, in less than 1 minute, verified po yung aking Google AdSense account. Paano ko nga ba ginawa? Paano nga ba na-verify yung aking Google AdSense account na hindi dumating yung aking Google AdSense pin? So yun mga labs, so ito talaga yung pinaka-struggle natin ngayon na mga bagong monetize. Kumbaga, monetize lang 3 months ago, 4 months ago, pwede start yung lockdown or naputan tayo ng lockdown. Kasi delayed or talagang hindi talaga dumadating yung mga Google AdSense pin natin. Siyempre worried tayo, di ba? Kasi sabi nga nila or nakalagay naman talaga doon sa ating Google AdSense account na once hindi dumating yung ating Google AdSense pin until pang 4 na buwan or something ganon, mawawalan ng ads yung ating mga videos, which is madademonetize yung ating YouTube channel. So kumbaga, siyempre worried tayo pagdating doon. Siyempre hindi biro yung pinagdaanan natin dito sa ating YouTube channel, di ba? So yun, ako, nag-mail sa akin ng first Google AdSense pin si YouTube ng June 13, 2020. And then, so dapat mag-1 month siya sa July 14. So July 14, tubatin na yung July 14, hindi pa rin dumating yung aking Google AdSense pin. So yung ginawa ko, so nag-request na ako. Nag-request ako ng first request ko kay Google AdSense, maliban po dun sa unang pinadala niya. Automated kasi yun. Once kasi na-reach natin yung $10 na threshold, automatic na papadala na tayo ni YouTube, ng Google AdSense ng pin. And then once hindi ito dumating, so pwede tayong mag-request up to 3 times. So ngayon, na-request na ako ng first time, pang first ko. So na-request ako ng July 13, then nag-wait ako hanggang nag-August 13 na ulit, which is 1 month na ulit siya, hindi pa rin siya dumating. So worried na talaga ako mga loves, kasi baka mawala ng ads yung mga videos ko, diba? Sayang naman yung ano natin, diba? Then madedemonetize. So, sobrang nakakapanghinayang as in. So, yun, August 13, nag-request ulit ako ng pangalawang Google AdSense pin request. So, which is dapat 2 to 4 weeks kasi siya bago dumating. So, ang note doon. So, expected ko, September 14, mag-1 month na siya. So, hindi pa rin siya dumating mga labs. Hanggang dumating na yung September, which is pagdating ng September 14, is pangatlong request ko na siya dapat. So, since hindi talaga siya dumating, so worried na ako as in, sabi ko, then nanonood ako ng mga video sa YouTube kung ano yung ginagawa nila pag hindi talaga dumadating yung Google AdSense pin, ano yung mangyayari or ano yung nangyayari sa mga channel nila, something ganun. Then, may napanood isang video kay Miss Laika Ramos. So, pinim ko din siya regarding dito. So, thank you ma'am, you helped me then. You helped me a lot. Super thank you. September 9, hindi ko pa pinaabot ng 14. September 9, na-request ulit ako ng pang-third pin ko. So, kumbaga last chance ko na to na mag-request. So, ayun, nag-request ako at September 9. And then, which is dapat September 14 pa, diba? So, pwede naman yun kasi ano naman siya, hindi naman siya ganun katagal. So, malapit naman na siya mag-1 month. Doon nga, napanood ko yung kay Miss Laika na kanyang video regarding dito. So, gusto ko siyang i-try na. So, which is hindi pa dapat kasi ang nakanote kasi doon, ang nakalagay kasi doon, pwede kang mag-manual verification or tinatawag na manual verification kung na-reach mo na yung 3 times na pin request, which is na-reach ko na, diba? And, dapat, before 30 days ka pa mag-request ng manual verification, start nung nag-request ka ng pang-third times na pin. And in my case, mga loves, dahil sobrang atat ako, and sobrang worried ako kasi baka hindi na talaga siya ma-verified, sa kinabukasan, September 10, na-verify ako ng, nag-try ako ng tinatawag na manual verification. So, nag-check ako ng aking Google AdSense account. So, tinry ko siya kasi sabi nila, pag makita mo na daw yung contact us, so, pwede ka na daw mag-request. So, yun, nag-check ako, then sa baba, dun sa nakita ko na yung contact us. So, nagdadalawang isip pa rin ako kung i-go ko na ba, mag-manual verification na ba ako. Since, dapat before 30 days pa, since nag-last request. So, ako, in my case, 1 day pa lang, di ba? Nung start ko mag-request ng 4 third times. So, yun, parang pinag-iisipan ko talaga siya, go ko ba to, i-try ko na ba? Anting ganon. So, tinry ko siya mga labs, tinry ko siya mag-manual request. And finally, mga labs, verified yung aking Google AdSense pin. Approved siya.
And then, ito yung email sa akin ni Google AdSense. In less than 1 minute. Yes, super thankful talaga ako dahil in less than 1 minute, verified na yung aking Google AdSense account. So, after ko masubmit itong Google form na pinalapan ko and then yung mga IDs na sinisend, na inattach ko, pag-submit ko nun, bumalik ako dun sa Gmail account ko, tinignan ko yung Gmail account ko, nandun na yung agad yung reply ni Google AdSense na ito, which is verified na yung aking Google AdSense feed. So, yung sa mga katulad ko din po dyan, na mga nag-aantay din ng kanilang Google AdSense pin, so don't worry po. Basta mag-request kayo monthly. Kung hindi pa dumating yung Google AdSense pin, basta monthly mag-request kayo. And then, pag 3 times yun ang request na hindi pa rin dumating, pwede na kayo mag-manual verification. So, mamaya itutulong ko sa inyo sa screen kung paano ko ginawa ito. So, huwag po kayong mag-worry. Mabe-verify din po yung inyong mga Google AdSense account like me. So, worried ako before. So, ngayon, so, ito yung masasabi ko na hindi talaga, na may solusyon po talaga para dyan. Dahil nga sa pandemic, kaya nagiging delayed yung mga Google AdSense pin natin. So, ginawa ko lang mga labs is nagsubmit lang ako ng valid IDs ko, which is dapat mga labs, take note na yung address mo doon sa ID mo is match po doon sa address mo sa iyong Google AdSense account. So, dapat po match siya. Kahit isang ID lang na mag-match. Kasi sa in my case, nang submit ko po is UMID ID ko and then PhilHealth ID ko. So, yung PhilHealth ID ko, wala siyang address. Yung UMID lang ang meron, which is match naman doon sa aking Google AdSense account. Yun lang yung sinubmit ko mga labs. And then, pwede naman kayo mag-submit din ng, kunyari, supporting documents lang to ha. Yung mga billing statement, yung mga bank statement. So, ngayon, proceed na tayo sa screen kung paano ko siya ginawa yung pag-submit ng manual verification para sa Google AdSense. So, una mga labs, mag-login tayo sa ating Google AdSense account. Then, doon sa bandang baba, yung may verify your address, i-click natin yung 3 dots sa taas. Ayan. Then, yung ayan. Then, makikita natin help and feedback. So, click natin yung help. Ayan. Then, ito na yung lalabas sa screen. Okay, then click po natin yung pin troubleshooter. Ayan. And then ito na po yung makikita natin sa screen. Then may mga trick, and then yan, mga question po na kailangan nating sagutin. Yung una is yung kung na-reach na ba natin yung kinakailangang threshold, which is yung $10. Syempre dahil na-reach na natin, so yes. And then pangalawa, have you received your pin? Hindi pa, kaya no. And then last, have you already requested 3 replacement PIN? So, syempre, naka 3 times na tayo. So, yes. Ayan. And then, click natin yung contact us dito sa baba. Ayan. And then, ito na yung lalabas sa screen. So, i-fill upan lang po natin yung mga information na required or hinihingi po dyan. So, yung name natin. Yung name, sa name, yung ilalagay po natin dito yung ating name mismo. Then, yung publisher ID. So, i-copy nyo lang po yun doon. Nandun yun sa inyong account sa AdSense. Yung publisher ID, then copy nyo, then paste nyo lang dito. Ayan. And then, yung sa baba, attach file. So, ito na yung mag-attach po tayo ng mga IDs natin na may same address po doon sa ating Google AdSense account. So, more IDs, much better. Basta meron pong isang IDs na nag-match po yung address po ninyo doon sa Google AdSense account nyo. Then, after po ma-attach and then ma-fill out yung mga information, then click, after that, pag okay na lahat, click lang po yung submit. So, yan na siya mga labs.